Bago po natin na tawagin ang ating mga guests, konting ano lang po, medyo himay lang po natin ng konti itong issue na to, partyless election sa Pilipinas. So ito po ay tinatakda ayon sa ating 1987 Constitution. So para po mas maintindihan natin, ang Kongreso po natin ay kinabibilangan ng dalawang kapulungan. Yan po ang Senado at ang House of Representatives. Tapos yung House of Representatives po ay meron dalawang klaseng miyembro. Isa po yung district congressmen or district representatives. Sila po yung nakasanayan natin tawagin na congressman. So kunwari, 1st, 2nd, 3rd district congressman. Tapos sila po ay bumubuo sa 80% noong mababang kapulungan. Yung 20% naman po, ayon sa ating konstitusyon, ay binubuo ng tinatawag na partyless representatives. Sila po yung mga nagre-represent sa iba't ibang mga sektor dito sa ating bansa, dito sa ating lipunan. At inaasahan din po talaga na ang mga representatives nito ay galing sa marginalized sector. So bakit po ba naitatag ang partyless system dito sa Pilipinas? Kasi alam nyo po, napakagastos ng halalan sa Pilipinas. At kung ikaw po ay ordinaryong Pilipino, representative ng sektor mo, napakababa ng tsansa na matalo mo yung napakayaman at napakaraming perang politiko na tumatakbo doon sa pagiging district representative. So to level the playing field, inintroduce po ang partyless system sa Pilipinas. At noong 1995, nagkaroon po tayo ng partyless law sa Pilipinas. At noong 1998, dito po isinagawa ang kauna-unahang partyless election dito sa Pilipinas. Ngayon, since 1998 hanggang ngayon, 2022, napakarami na po nang nangyari sa ating partyless system at yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So meron po tayong napaka-importanting mga bisita para sa araw na ito, para tulungan po tayong bigyan linaw ang sistema ng party list at kung paano po ito marereforma. Una po nating bisita, si Attorney Emil Marañon, isa po siyang veteranong election lawyer. Magandang umaga sa iyo, Attorney Marañon. Nice to see you again via Zoom. Okay, kasama rin. Hi, Emil. Good morning po. Oh, good morning. Huwag mo na ako ipo, Emil, ha? Hindi tayo nagkakalimutan. Okay. Tapos kasama rin po natin si Professor Gene Encinas Franco, Associate Professor ng Political Science sa UP Diliman. Magandang umaga po, Professor Franco. Magandang umaga, Christian. Magandang umaga sa mga tagapakinig. I'm sorry, nakalagay yata yung pangalan ng anak ko, papalitan ko. Sorry doon sa okay ano ko ginamit yan. Kasi. Okay lang po yan. Tapos ang pangatlo po nating guest, si Professor Danilo Araw. Siya po ang convener ng Kontradaya. Ito po yung grupo na talagang matagal na po nakatutok sa problema ng partyless system dito sa Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Professor Danny. Umaga sa iyo, Christian, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig po ng Teleradio. Good morning. Simulan na po natin ang usapan kasi napakaraming dapat pag-usapan tungkol dito sa partyless system sa atin sa Pilipinas. Siguro konting paliwanag lang po muna, no? Simulan po natin kay Attorney Emil Marañon. So para saan ba talaga ang partyless system sa Pilipinas? Well, Christian, unang-una yung konsepto kasi ng partyless system is that yung it presupposes a situation that, as you mentioned earlier, ordinary congressmen usually would represent a particular geographical region or geographical district, for example. So, of course, kung titingnan ninyo, spatial yung kanyang representation. So, what they represent or bring to the House of Representatives is yung concern ng distrito nila, but in the context of national legislation. So, kung titingnan ninyo, because of this, mayroong mga certain interests na hindi nila nare-represent doon sa Kongreso. And this is what the partyless system law wants to do. And of course, you have to think as well that the members or those coming from the partyless sector cannot compete face-to-face, for example, with regular congressmen. So hindi nila kaya yan kasi nga, unang-una, they are marginalized and underrepresented. So in other words, wala silang pera para makipagsabayan doon sa regular congressmen. So ang ginawa ngayon by design is that meron silang sariling eleksyon where all of these marginalized underrepresented sectors will have to compete among themselves. So they do not compete with the regular congressmen, but rather by design, 20% of Congress are reserved to them
And all of these marginalized sectors are made to compete each other. So because ang titingnan natin, since marginalized na underrepresented sila, lahat doon, so therefore, level yung playing field. But then again, as that's the concept of the partylist system law, but of course, later on, it grew into something else that we no longer recognize. And because, of course, with certain, as we have been talking about for a long time, certain defects in the law, and of course, confusing decisions coming from the Supreme Court. And this is the reason na ganito ang lagay ng ating partylist system ngayon. Okay, mamaya pag-usapan natin yung binabanggit yung defects in the law at saka kung paano nabalahura ng mga politiko itong sistema, no? Gusto ko pong puntahan si Professor Gene Franco. So, doon sa analysis nyo, saan po ba talaga nag-uugat yung problema nitong partylist system na meron tayo ngayon? Doon po ba sa design or doon sa certain loopholes or gray areas kung saan nakapasok yung mga politiko at basically na-hijack nila yung buong sistema? Pareho, no? Pareho. At ang pinakaugat din kasi nito, talagang hirap na hirap tayong gawing party-based, no? Or platform-based yung ating pagpili ng mga kandidato dahil masyadong maigting or nakatatak na sa atin na yung personality oriented election. So yung party list bilang inintroduce nung late 1990s sa batas, no, parang ano, no, hirap na hirap tayong i-implement yon, including yung mga government entities na ano, like halimbawa yung COMELEC, no, including politicians themselves, no. So including the Supreme Court, no, kaya nga very confusing yung kanilang mga decisions, no. Yun, no. At ano din, no, pero ang intention nga nito, sabi ni Attorney Maranyon, bigyan ng pagkakataon, yung bigyan ng espasyo, no, sa political space yung mga so-called marginalized sector, no. Yun kasi parang we were trying to get away from the trauma we had during the Marcos regime. Kaya yun ang intensyon nung nag-design nung 1987 Constitution. Pero isang nakikita kong loophole, no, kung iisipin mo, no, yung threshold, no, na tatlo lang yung pwedeng umupo, no. Marami na rin mga pag-aaral na nagsasabing isa rin ito dun sa mga kailangang baguhin kung sakasakaling gusto nating baguhin yung party list. Okay, nabanggit niyo po yung threshold, no? Sinasabi ng mga nag-aaral dyan tsaka ibang mga political scientists, kung talagang susundin natin yung spirit ng proportional representation, dapat wala nga limit sa 3 seats, no? Kaso kung gagamitin natin yung konteksto ng Pilipinas, baka lalong mabalahura ng mga political dynasties. Kasi ba technically yung proportional representation, kung ilan yung porsyento na nakuha mong boto doon sa party list, dapat ganun proportionate doon yung dami ng upuan mo, di ba? Tama po ba? So technically kung 100% ang boto nakuha mo, ikaw ang nakakuha, sa'yo yung lahat ng upuan, di ba? Oo, totoo 'yun. Oo. So actually parang ano, be careful what you wish for, pwedeng ganun ang mangyari, di ba? Pero yun nga eh. So siguro pwedeng sabayin din yung pag-regulate kung sino yung pwedeng makalahok. Hindi naman yung kung sino eh, kung ano yung mga pwedeng mga naging nagginawa mo, no, to merit your registration in the party list. The same thing that should be asked of yung regular political parties natin na dapat man lang in the past 3 years, halimbawa may activity ka, meron kang nag-expand ba yung membership mo, yung mga ganon. Hindi yung wag nating gawing napakadaling mag-register as a political party. Isa ito sa mga pwedeng pag-usapan. Okay, punta naman tayo kay Professor Danny Arau. So napaka-init nyo ng grupo nyo, understandably, dito sa issue ng party list system, no? So again, i-recap nyo nga po sa amin yung latest findings ng grupo nyo doon sa yung mga attachments, doon sa mga strings attached, entanglements ng iba't ibang mga party list groups na nakarehistro ngayon at pinayagan ng COMELEC na lumahok sa ating party list election. Ano po yung findings nyo? Doon po sa 177 party list group na tumatakbo sa kasalukuyang halalan,
at least 120 yung may connection sa mga tinatawag nating political dynasty, may connection sa malalaking negosyo, hindi malinaw yung kanilang advokasya, tapos meron ding mga partylist group na may connection sa militar o kaya sa gobyerno, hindi malinaw yung hindi malinaw yung kanilang advokasya o kaya may mga pending court cases at saka criminal charges. Christian, linawin ko lang na itong ganitong klaseng bahagdan, at least 70% na ito ng kabuuang party list group, mas mataas ito kumpara sa nakaraan naming pag-aaral na noong 2019 party list election, out of 134 party list groups, at least 62 lang yung na-flag namin na for the same reasons na questionable sila. Medyo nakakabahala ito, gaya ng sinabi ni Attorney Marañon at Professor Franco, may malaking diferensya talaga yung kasalukuyang sistema, hindi lang to sa pinangbatas kundi pati na rin yung sistema ng ating halalan. Kasi kung titingnan din natin yung forma ng kampanya ng maraming mga dubious na mga party list group na to, nagiging personality-oriented din. Hindi masyadong nakaangkla sa programa, kaya minsan nagugulat na lang yung mga tao, itong artistang to tumatakbo pala kasi yun, katabi niya yung pangalan ng party list group. Oo. Actually, so yung ganong class, sige, go ahead. Buti nabanggit niyo yung Professor Arao, no? Kasi, again, guys, correct me if I'm wrong, no? Hindi ba dapat ang prinsipyo ng party list system natin sa Pilipinas, close list? Although later on, syempre, nag-decision ang COMELEC na ipaalam kung sino yung mga nominado dahil meron naman silang magandang dahilan. Pero technically lang, ibinoboto po natin dito, yung grupo, hindi yung tao. Kaso yung pinapaliwanag ni Professor Arao, siguro pag naglakad kayo sa labas ngayon, makikita nyo may mga celebrities. Nandun sila sa poster ng party list group. Dahil siguro hindi masyado naintindihan ng marami sa atin kumpara sa anyong sistema, akala natin, si celebrity Danny Arao kunwari, celebrity Emil Marañon, si influencer Gene Franco, baka sila yung tumatakbo talaga. So, iboboto namin sila. So, paano siya nakaka-apekto doon sa spirit mismo ng party list law or party list system? Professor Danny. Siyempre nakakaapekto ito dahil yun na nga, nasisira yung esensya ng party list. Kasi para ito sa mga marginalized and underrepresented. So halimbawa, kung ikaw ay magsasaka, ang pipiliin mo sigurong party list ay yung kakatawan sa interest mo. Ganon din kung ikaw ay kabataan, urban poor, o kung ano man. Kaya lang kung masyadong naging personality-based yan, nagkakaroon ng malaking problema. Tama ka, Christian, dapat secondary na lang kung hindi man tertiary kung sino yung kakatawan. Kasi in theory, dapat yung mismong sektor ang siyang magiging kinatawan. Kasi ang ibinoboto, gaya ng nabanggit mo, yung grupo mismo. So kung ito ay para sa manggagawa, dapat manggagawa yung magiging kinatawan. Pero Christian, sa pag-aaral namin, may mga party list group na pwede nating pangalanan mamaya. Yung manggagawa na kinakatawan di umano nila, ang mismong kakatawan kung manalo sila ay mga malalaking kapitalista, mga presidente, CEO, mga malalaking mga opisyal ng malalaking korporasyon. Tapos ganun din ang isang medyo unique dito na siguro pwede nating pag-usapan mamaya kumpara sa nakaraang election cycle, yung pagpasok ng mga red tagger. Pangalanan na natin yung mga taga NTFL-TAP, nagpatakbo talaga ng kanilang sari-sariling party list nominee para siguraduhin na magpapatuloy yung kanilang red tagging sa loob ng Kongreso. Although technically, pwede sabihin nila, well, hindi naman kami pinagbabawalan, so we can claim to represent the sector. Diba, noong unang panahon niya, meron sumubok na sumali sa party list election representing tricycle drivers, pero wala siyang kaugnayan dun sa sektor na yun. That was a long time ago. Gusto ko pumuntahan si Attorney Emil Marañon. Bakit po tayo umabot sa ganitong sistema, sa ganitong situation ngayon, after so many years or so many electoral cycles? San po ba ang problema dito, Attorney? Doon ba sa konstitusyon? Doon ba sa 1995 party list law? O talagang yung ibang mga politiko natin talagang wala lang delikadesa at talagang since they think they could do it and they were able to actually do it, yun ang ginawa nila dito sa sistema natin ngayon. Attorney Emil. No, na
Yes, sir. Basically, ang nangyari sa party list system law natin, confluence to ng iba-ibang factors. Hindi lang doon sa, for me, defects sa batas, but rather also yung maling implementation ng COMELEC. And at the same time, yung refusal ng Supreme Court to make a stronger stance as regards the real scope of the party list system law. And of course, yung pang-apat na factor is of course meron mga kababayan tayo na talagang kung may pagkakataon lang na abusuhin yung isang bagay, aabusuhin yan talaga. So yung apat na factors na to, all going together, created the monster that we now call the party list system law. So ang problema nito, ibig sabihin lang, is for us to solve this problem, we have to address all of these factors, hindi lang yung batas, but also in terms of the implementation of COMELEC and of course the Supreme Court, and of course yung ating din discipline din on the part of those who want to participate in the party list election. Oh, sige, isa-isahin po natin yung binabanggit yung confluence of factors. So basically yung mga dahilan, no? Una muna, for example, yung sa constitutional provision itself. Kasi ito naman yung pinagbasihan ng 1995 party list law. At yung 1995 party list law, siya naman ang pinagbasihan ng mga Supreme Court decisions. At ang pinakahuli po ron, yung Atong Paglaom case. No? So huwag niyo pong kakalimutan yung case na yan. Kasi yan po ang sinisisi dahil dun sa pagbubukas ng floodgates. Kaya mas marami na ngayong mga dubious party list groups na nakapasok. Kasi because of that decision. Again, alam natin yung position ng mga lawyers dito, hindi naman talaga pwedeng sisihin yung Supreme Court kasi yun yung interpretation doon sa nakasulat sa 1995 party list law. So, attorney, simulan natin doon sa mismong constitutional provision. Meron ba talagang problema ron at pwede ba siyang i-expand or i-repasuhin? Kasi pinapayagan doon yung regional, di ba? Regional tsaka organizations, for example. Una kasi yung constitution, yung constitution is meant to be like a general guideline lang yan. It's not supposed to have very specific rules. Ang responsibility actually to specify, to give the specifications in the details, nasa partiho yan ng Kongreso. Because of course, there has to be flexibility on the part of Congress kung paano nila i-design yung party system on the basis of this general guidelines. Kasi nga naman, circumstances change through the years and there might time a come na may situation na yung design mo ngayon, hindi na siya effective 10 years from now. So you really have to give Congress some sort of a leeway kung paano niya i-design yung party system law natin. But unfortunately, the vagueness in the Constitution also allowed Congress to design a vague party list system law which actually created all of these problems that we are talking about. So right, for example, right now, supposedly, it's quite clear to all of us that it's supposed to be for the marginalized and underrepresented, but the law ended up not specific about it. So parang sinabi niya lang na one of the sectors that na-participate there is those coming from the marginalized and underrepresented sectors, therefore implying na kahit yung mga hindi, so long as you have the semblance of an organization na nag-exist for more than 1 year, you can already join, even if the sector that you represent is not germane to those enumerated in the Constitution. For example, there are, for example, parties that represents a particular geographical location. For example, Bicol. Kung titingnan ninyo, is that a sector? Hindi ba redundancy yan of the fact that there are already existing congressmen coming from that area and representing the interests of that geographical area? But now, meron pa silang hati doon sa party system law. So ano naman yung pagka-marginalized or underrepresented? So because of that vagueness of the law, this sort of para na overextend yung konsepto ng what sectors could participate in the party list elections. Yeah. So yun, we can attribute that actually to the vagueness in the law. Okay. O, sige, punta naman po tayo kay Professor Gene Franco. No? So kasi yung pinakahuling decision ng Supreme Court, ito yung sinisisi kung bakit mas dumami yung mga pag-aabuso sa ating party list system. Dahil sinabi ng Supreme Court dun sa Atong Paglaom case, ang party list system, hindi siya limited or exclusive sa marginalized. No? So yan, paano po natin
maaayos ang sistema na yan, ang mga problema, kung yaan po ang interpretation latest ng Supreme Court, paano? Anong pwede natin gawin? Ang tingin ko siguro talaga in the next set of legislators, dapat pag-usapan nila yan, i-review nila at baka kailangan ng baguhin yung ano, no? I-review yung batas. Ako, hindi ako mag-advocate na outright i-abolish yun, no? Siguro, kasi meron din namang mga, ako, like, base na rin sa aking pag-aaral, merong mga talagang seryoso and who want to make a difference and who have made a difference, no, among our present crop of party list organizations, no? Pero yon, so kailangan talagang i-review at ano, no, kailangan ano yung multi-sectoral din yung pag-review, no? Lahat ng opinion ng mga taong may kinalaman o mga nag-aral tungkol doon sa party list ay kailangan imbitahan at mabigyan ng pagkakataong mag-explain, mag-input doon sa pag-review, no? At ang isa pang nakikita ko kasi, no, na speaking of yung naging masyadong maluwag na nga yung dahil sa decision ng Supreme Court, nakikita ko yung traditional politicians, meron silang dalawang paraan para makapasok sila dito sa party list, no? Kapag nakikita ko na yung mga traditional politicians na nawala na ng lugar, no, doon sa distrito nila dahil may iba nang mas may kapangyarihan na nananalo, nawala na sila ng ano, nawala na sila ng kumbaga political capital, yon, naghahanap sila ng party list anyway. May mga constituents pa naman din sila na supporters, no, isa yon. May iba naman na lalo na yung mga dynasties, hindi pa sapat sa kanila yung ano, no, sa distrito. Hindi pa sa kanila sapat yung distrito, no? So yun, yung ang nangyayari, kumukuha pa rin sila ng espasyo doon sa party list. So kaya talagang ano, minsan nakaka-enhance pa nung sinatawag nating political dynasty yung participation din ng ibang mga dynasties sa party list. Kung gusto niyo po, magbigay tayo ng napakaraming ehemplo sa binabanggit niyo, no? I know. Para mas maintindihan ng mga tao, no? For example, banggitin natin, Quezon Province. Okay? I know. So, yeah. Dominated ng mga Suarez. Huwag naman po kayo magagalit, no? Statement of fact lang po itong babanggitin natin. Pero merong isang Suarez na representing, for example, a party list group. So, nakakasabay-sabay sila. If I'm not mistaken, at least three coming from that same family. Nasa isang kapulungan. So, ang sinasabi niyo, yung espasyo na dapat doon sa mga marginalized, napasok na rin ng mga hindi naman marginalized. Tama po ba? Oo. Tapos yung iba, hindi rin nila binibigyan ng ano, no, ng respeto yung mga pangalan na binibigay nila doon sa party list. Respeto din naman doon sa sektor na sinasabi nilang nire-represent nila. Minsan parang walang ibig sabihin talaga eh. Na, sorry, minsan laughable, no? So yun yung nakakalungkot. Oh, siguro ang konting history dyan, kasi dati, alphabetical ang listahan ng COMELEC. So lahat sila gusto mauna sa listahan. So pinipilit nila lagyan ng A, no? Iba naman gusto maiba, nilalagyan ng 1. So medyo nakahalata yung COMELEC afterward na, teka, mukhang nagkakalokohan tayo dito sa pangalan, no? So ginawa nila, raffle na. So kaya ngayon, mas mahirap yung mga hindi kilalang party list group sa pangangampanya kasi kailangan ipamemorize nila doon sa constituents nila yung numero nila. Kaya nakikita nyo ngayon, di ba? Kunwari, party list ang tambay. So, number 10. Example lang po yan. Ha? Wala pong ganun party list organization. Okay. Punta naman tayo kay Professor Danny Arau. Ito, magandang pag-usapan to kasi nadidinig natin to, Professor Arau, doon sa mga conversations natin even with legislators. Totoo ba, may mga nangyayari po ba yung practice ng ano, party list for sale? Yung ibinebenta yung upuan o yung slot o yung mismo organization to the highest bidder? Magandang tanong yan. Actually, nangyayari siya on the ground. Pero syempre, mahirap hanapan ang ebidensya kasi ano eh, wala ka namang makikitang paper trail hindi sa kalakaran. Hindi ko napapangalanan yung mga particular na party list, pero yung ilang mga telltale signs na nagkakabayaran o kaya nagkakabentahan ng upuan dyan ay kapag yung isang party list group nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, dumarating sa punto na dalawa o kahit minsan nga tatlong sets pa ng nominees yung kanilang sinasubmit sa COMELEC.
O kaya minsan naman nakaupo na lahat yung ano, yung kanilang party list representative at the last minute nagkakaroon ng substitution kasi inaalaw yung pagkaroon ng resolution or parang agreement within the party list group na yung isang party list representative nila for one reason or the other does not anymore represent yung ano yung aspirations nila kaya papalitan na lang sila. So yun yung isang forma ng bayaran. At yung isang napaka-blatant talaga yung sitwasyon na meron kang party list, alam mo na kung para saan ito, tapos publicly recognizable yung isang representative nila, yung nominee. Minsan nga hindi pa first nominee, minsan second or third nominee pa lang siya. Tapos either mula siya sa political clan o kaya siya ay celebrity. So minsan parang yung nagkakaroon din ng suspecha na binayaran lang niya itong grupong ito para siya yung ilagay or italaga bilang nominee. Kasi sa totoo lang, Christian, wala naman kasing mahigpit na documentary requirement sa COMELEC in terms of who the nominees will be. At yun yung isang kuna rin namin sa COMELEC. Hindi lang to usapin ng proper interpretation of the law as a quasi-judicial and quasi-legislative body. They can put up additional restrictions and parameters para siguraduhin na yung sector talaga na kinabibilangan ng party list nominee, talagang yun yung kinakatawan niya. Hindi lang siya simpleng quote-unquote advocate or champion. Okay, so medyo marami pa tayong pwede pag-usapan. Actually, sa dami ng problema sa party list law, pwede tayong umabot ng 3 oras dito sa dami ng problema. Sa totoo lang. Exactly. Yung mga nakikinig, yung mga nanonood, sana tumutok kayo kasi napakalaki ng epekto nitong pagbabalahura sa party list system sa ating demokrasya at sa inyo bilang ordinaryong Pilipino. So in the meantime, magbe-break po muna tayo. Magbabalik po ang Umaga Diaz Reports. Sa ating pagtutulungan. Bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits. Sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino. Dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aangat. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya. Bibigyan natin ng ayuda ngayon sa pamagitan ng ating palatuntunan. Ang haligi sa pagbabalita, impormasyon at serbisyo publiko. Kabayan! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa nag-iisang Teleradyo. Ang bagyo sa Pilipinas, dumarating kahit anong buwan ng taon. Ang pagdating naman ng ibang sakuna gaya ng lindol, sunog o pagsabog ng bulkan, hindi rin natin alam kung kailan at madalas ito ay biglaan. Kaya mahalaga na lagi tayong may go bag sa bahay o sa lugar na pinagtatrabahuhan. Ang go bag ay dapat maglaman ng sumusunod: flashlight, pito o whistle, first aid kit, gamot, face mask at face shield, inuming tubig, ready to eat food gaya ng biskuit o easy to open na delata, pamalit na damit at hygiene kit, blanket at tuwalya, photocopy ng valid IDs at iba pang mahahalagang dokumento. Cash, laminated list of emergency numbers, maglagay rin ng battery-powered radio, extra batteries, power bank at emergency cellphone. At kung may baby sa pamilya, ihanda rin ang go bag na maglalaman ng kanyang special na mga pangangailangan gaya ng diaper at gamot pambata. Kapamilya, maghanda ng go bag para ligtas ang pamilya at ligtas Pilipinas. Pandemya man ngayong halalan, dapat tama ang kaalaman. Vote right! Nagbabalik po tayo ngayon sa Umaga Diaz Reports. Sa puntong ito, basahin po muna natin, okay? Ang mga comments galing sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating iba't ibang mga platforms. So ayon kay sabi ni Arceli Lazaro, dami-daming binabayaran ng gobyerno. Bakit kailangan pa yung party list na yan? Kanya-kanya namang
place me, barangay me, konsehal, councilor, mayor, yung mga party list na nandun politiko. Hindi ko na po naintindihan yung mga kasunod, no? Pero nagagalit siya. Parang bakit daw, ang dami-dami na binabayaran ng gobyerno, meron pang party list system na yan. At ang isang comment, sabi naman, party list is a waste of taxpayers' money. Sabi naman ni J.R. Fajardo, party list is useless. You don't need this. Waste of people's money. Tapos, sabi naman ni Ayus, magulo na masyado yung party list sa Pilipinas. Dapat i-delete muna saka repasuhin. Sabi naman ng isang tagapanood natin, yung party list nakadesign yan para sa marginalized sector, kaso binago ng COMELEC. I don't think so, no? So, mukhang unfairly being blamed dito ang COMELEC, pero hindi po ganun kasimple yung problema dito. Tapos, sabi naman ni Jess Harbar, binalahura ang party list system ng mga ganid na politiko. Yan po, tumpak na tumpak po yan. Mga ganid na politiko. Yan yung binabanggit ng mga panauhin natin kanina, no? So, maganda tutukan to, no? Kung napapansin nyo, yung mga political dynasty sa lugar nyo, hindi na nakontento dun sa mga lugar kung saan dominated nila. Diba, syempre may term limit yan eh. Up to 3 years, 3 terms. So 9 years ang isang house member o mayor. Ang ginagawa ng iba, wala na yatang pupuntahan si kamag-anak natin, si asawa, si tatay, si anak, o magtayo tayo ng party list organization natin dahil meron din naman tayong bailiwick. So doon na sa bailiwick nila kukunin yung boto sa party list. So sobrang pambabalahura yung nangyayari. Okay, masyado na po ako madaldal. Tanungin natin si Attorney Emil Marañon. Okay? So, ito yung kanya, yung binabanggit dito ng mga nanonood sa atin, no? Madalas natin madinig yan. Dapat siya tayo abolish na yung party list system kasi masyado na nababoy. Ano pong tingin niyo ron? Attorney Emil, medyo mahina yata ang signal mo. Ayan. Yan. Yes, sir. Go, go. Opo. So, as I have mentioned earlier, there are certain interests actually na hindi nare-represent sa Kongreso ng ating mga regular congressmen. And ito yung pinupunuan po ng party list system natin. Right, for example, kung sektor na mga mangingisda yan o magsasaka, you don't expect the regular congressman na makipagpatayan doon sa pakikipaglaban ng poses ng mga magsasaka o mangingisda. Of course, those people who are directly affected by a particular concern, sila yung expected na makikipaglaban doon or papasok ng batas. So, yun po yung konsepto ng party list system law. And I think hindi po masama yun. Ipakailangan po yun because yun na po yung konsepto. We nilagay natin yung party list system doon because ang perception is hindi nare-represent yung lahat po ng yung lahat ng interest sa Kongreso. And supposedly, dapat po lahat may say sa legislation. For example, yung ating mga indigenous peoples. Our indigenous peoples will never win a regular seat in Congress unless they are made to run under the party list system kung fair lang sanang lahat ng rules for them. So yun po yung konsepto. And I don't agree na i-abolish yung party list system law because merong purpose po yan. But it doesn't mean na because naabuso lang yung sistema, nawawala na yung purpose or yung pangangailangan ng proper representation. Okay, pero paano ngayon, attorney? Kasi alam natin, during one Congress, yung pinakamayaman na miyembro ng mababang kapulungan ay miyembro ng party list block. So, dun sa ordinaryong pag-iisip, paano nangyari yun? Di ba dapat marginalized sector ang nire-represent ito? Pero bakit yung pinakamayamang miyembro, isa sa mga pinakamayamang miyembro ng kapulungan, galing sa party list group? If you can remember in 2013, former Chairman Sixto Brillantes made a very strong stand on the party list system law. So he was the first chairman who said na gagawin namin exclusive to for the marginalized and underrepresented. In fact, COMELEC at that time, I was there, I was serving as his chief of staff, we removed around 80 seating party list or registered party list organizations sa listahan ng COMELEC. And what they did actually is they went up to the Supreme Court alleging na mali ang COMELEC doon sa kanyang rule na dapat marginalized and underrepresented na yung party list system law natin. E doon po nangyari yung tinatawag natin na kaso na atong paglaon, which actually now the basic standard as regards party list registration. So in other words, hindi din fair na sabihin natin na walang ginawa ang COMELEC because in 2013, COMELEC really tried hard
to bring back the intention of the constitutional framers na marginalized and underrepresented na siya, but because nga doon sa vagueness ng law, which the Supreme Court interpreted in the atong paglaom, essentially the Supreme Court opened, as you said, yung partisan system sa lahat ng organisasyon, even if you're marginalized or not, even as regards the representative, whether you are not part of that sector, pwede kang umupo representing a particular sector because ang minimum requirement niya is advocacy. For example, kung farmer sector yan, kahit hindi ka farmer, so long as you advocate for the farmers, pwede ka na mag-represent. So yun yung atong paglaong case. So yun ang nangyari. So I think, sabi ko kanina, it's a confluence of so many things. So confluence of so many wrongs. And now, we have a disastrous partisan system law. Okay, disastrous. Yan ang, actually, minsan naubusan na tayo ng adjective dito, no? Yung mga superlative na negative adjective dahil sa bigat ng problema sa party list. Professor Gene Franco, inga po, pwede pa bang ma-salvage yung term na salvage natin the Philippine context? Pwede pa bang ma-save, ma-reform yung ating party list system sa bigat ng problema? O tulad ng sinasabi ng iba, sobrang bigat ng problema, sobrang tindi ng pambabalahura, dapat siguro i-abolish na. Ano pong tingin? Oh, hindi siya, no? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya dapat i-abolish, no? Kailangan matinding review siguro yung pag-aaral halimbawa nila Daniel, yung mga opinion na sinabi ni Attorney Marañon ngayon dapat maisama, no, dito sa review ng Kongreso, at tapos talagang invite yung iba't ibang sektor, the academe, yung mga tumakbong party list na matino at hindi na at natalo, dapat sabihin, no, at kunin ang mga opinion nila, isa yon, no. Tapos ang isang pangkailangan gawin, halimbawa na naiisip kong pwedeng reforma, yun nga, tanggalin yung threshold, at saka doon sa listahan nila ng mga nominees, in response din sa sinabi ni Attorney Marañon na yung mga indigenous peoples ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon makilahok man lang sa Kongreso, pwede kasi doon sa listahan may affirmative action ka na sa ibang bansa kasi merong babae, lalaki, babae, no? Yung may ganong ranking sa listahan, ano, no? So pwedeng hindi ko alam, babae, IPLG, members ng LGBTQ, dapat mas mauuna sila rather than the rest doon sa listahan ng bawat party list. So doon mo rin may ensure na yung mga talagang hindi nagkakaroon ng espasyo sa Kongreso ay mabigyan ng espasyo, no? Yun din, no? At isa pang napansin ko, kaya din tumaas ang stake, no, dito sa paglahok ng mga traditional politicians sa party list, dahil hindi na sila discriminated sa Kongreso. From what I know, kung ano man ang natatanggap ng regular congressman, meron na rin sila. So, syempre, di parang kasi dati may reklamo, 'di ba, na marginalized pa rin sila in terms of budget, yung gano'n, no? So ngayon pareho na. So, bakit hindi ka sasali, 'di ba? Kung pareho na, kahit na hindi naman sincero yung ano mo na ipaglaban yung sektor mo. Oh, yung tinutukoy niyo po kanina yung zipper system, no? Yung alternate. Yeah. Babae, lalaki, babae, lalaki. Ito pwedeng expand. Pwedeng isama yung LGBT. Tsaka yung sinasabi nyo kanina, yung parang hindi pantay yung pagtingin sa mga miyembro ng Kongreso. I think this referred to the early part of the party list system. Yung appointed. Pero sabi nga nila, ito yung panahon na talaga marginalized sectors ang nare-represent ng mga naupo as appointees sa Kongreso. Mm-hmm. No? Unlike later on. Professor Arau, pag-usapan naman natin itong paano siya i-reforma ng isang kongreso na isang mababang kapulungan kung saan napakalakas na ng voting block ng party list system or party list groups. Kasi, again, to be fair, hindi po masama lahat ng party list organizations. Pag talaga nagsaliksik po kayo, marami kayong madidiscovery na marami dyan talagang tinututukan yung sector nila. Kahit meron dyan yung talaga nabalahura na ng mga, o na-hijack na ng mga political dynasties. Professor Arau, dito, sa tingin niyo posible pa ba 'yan? Kasi ang magre-reforma, for example, ng 1995 party list law, Kongreso. Kasama doon yung mababang kapulungan. So how can you expect them to actually legislate something against their interests?
Yung public pressure talaga magiging susing salik yan para magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating sistema ng party list. Tama ka, Christian, kasi sa mga nakaraang kongreso, meron ng mga inisyatiba para magkaroon ng amendment sa Party List System Act. Kaya lang hindi ito inaaksyonan for the same reasons that you mentioned. Kailangan talagang mag-create ng public pressure dito kasi halimbawa, nung una ayaw ng COMELEC na i-extend yung voter registration pero dahil sa public pressure, nag-give in din yan. Yung Kongreso, magkakaroon din ng ano yan ng realization, whatever way you see it, or mapipilitan niyang umaksyon kahit ayaw nila basta't nandiyan yung pressure mula sa publiko. Siguro yung ilang mga pagbabago bukod dun sa mga nabanggit ni Dr. Franco, yung isang panukala kasi nabasa ko yung ilang mga pending bill, dapat i-check yung income tax return ng mga party list nominee. So halimbawa, kung ikaw kumakatawan sa manggagawa, ang income tax return mo hindi dapat bilyon-bilyong piso yung halaga na siyang nangyayari sa kasalukuyan. Kasi kung tutukuyin natin yung pinakamayamang miyembro ng House of Representatives, ironic na ang ibig sabihin ng kanyang party list representative, kung papansinin mo yung pangalan niyan, may yung word na marginalized nandoon eh. Pero he is hardly marginalized, di ba? Kasi siya ay isang malaking negosyante. At yun yung bagay na kailangang i-push natin in terms of trying to create public pressure. Hindi dapat i-tolerate yung sitwasyon na yung mga marginalized and underrepresented lalo pang nagiging marginalized and underrepresented sa pamamagitan ng isang hungkag na party list system. Okay. So napakaraming dapat pag-usapan dito, no? Binabanggit niyo yung sa Pilipinas kasi napakakonti ng tinatawag na super rich, yung mga mahihiyaman. Pero hindi dahil konti sila, sila yung marginalized. Hindi porke marami yung mahihirap, dapat bibigyan ng oportunidad yung mga mayayaman. Kasi nga, sa sistema ng politika natin, hindi pa nga natin napag-usapan yung rent seeking, di ba? At saka yung tinatawag na pag-impluensya ng mga malalaking negosyante at politiko doon sa mga ginagawa ng Kongreso. So magandang pag-usapan yan sa mga susunod na episodes ng programa ito. Kasama nyo na si Henry Umaga Diaz. Pero in the meantime, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga. At sana po ay marami kayo natutunan doon sa ating diskusyon. Again, huwag nyo pong kakalimutan, ang party list system ay napaka-importante, napakahalaga. Kaya dapat po mas magsaliksi kayo. Huwag kayong magpapabola doon sa mga politiko nagsasabi na sila dapat yung naandoon sa mga upuan na yon. So, Attorney Emil Marañon, Professor Gene Franco at Professor Danny Arao, maraming salamat sa inyo at magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye.